Hello guys, so ngayon guys ay gabi na. Ngayon ay paalis kami kasi nga po ay last night na ng dalawang anak ko, last night na namin dito sa bahay ng aking kapatid. So pagbabanding daw kami, so kasama namin yung aking father kasi dumating siya kanina. So nagpiprepare lang sila, waiting kami dito sa labas. Buti na lang guys, walang ano, walang SARS, pero may ano, may buwan. So yan, so maliwalas ang panahon. Sana hindi umulan para kahit paano ay mag-enjoy naman yung mga bata. So masulit nila yung last night nila na magkakasama sila ng magpipinsan. No, this is... Kaya nag-ito, ginaito kayo mo. Yung babae na nakita niyo dun sa upo na pink na damit. Can they see us? No, because their eyes are black. Kala ko peri-peri. Peri happy pala. Puno grill. So, nandito Mr. kami Sammy. Guys sa M Plaza. Last night na kasi ito nila dito. Kaya magbabanding silang magpipinsan. Susulitin nila yung last night nila na sila ay magkakasama. Grabe. Mag-slay tayo ah. Grabe bro. Grabe. Slide again. Kasama grabe, pati ang aking father kasi dumating siya kanina. Akala ko wala na siya dadating kasi sa mga panahon malakas daw yung alon. Buti na lang pumunta siya. Oh, may nagkampas sa'yo na bata. Kasi matagal na naman kami hindi magpapangita ng aking daddy. Ano gagawin natin ngayon? Yeah. Madaming ano. Madaming mga restaurant. Kinampas ka ng bata. Ngayon nakakamis yung kinampas ng bata. I mean, ayun. Nakakamis ayun. Nakamiss yung bata. Bakit? Ano nangyari? Nung nag-slide kami doon. Oh. Ang tagal kasi nung nasa unahan ko, eh yung bata sa likod ko. Inyo? Kasi nung nasa unahan kong bata din, tapos yung nasa likod kong bata, hindi siya makapaghintay mag-slide. So ang ginawa niya, pinaghampas siya. Sinapak mo din. Bakit ilang beses ba kayo nakapunta dito? Isa. Dalawa ata. Ay, diba nung nahinatid ko kayo, pumunta tayo dito? Ay, tapos umulit yeah, ulit. Ay, hindi na kayo umulit. Ah, di pa twice to. Yeah. Ah, okay. Sayang, sayang. Saya dito sa loob at wala kaming parking. Ang saya, saya. Ang hirap dito sa... So dahil sa maraming mga sasakyan na nakapark guys, so nahihirapan ng aking sister kung saan siya magpapark. So ngayon, naghahanap kami. Nandito kami sa loob, na-stack na naman kami dito sa loob ng sasakyan. Ticket booth. Gusto mo, Ben? Nag-birthday ba kasi Ben? Siya lang mag-isa. Ang saya mo. Pagod na kami sa ano, baby colors. We're so tired about that slide, bro. So after a moments guys, so dito kami bumagsak. So magpi-play na lang daw sila ng archery. So yan. Kasi nga last time na pumunta kami dito, dapat magpi-play na sila dito ng archery, pero hindi available. Kaya ngayon kami bumalik. So ngayon mag-enjoy na lang sila sa pagpi-play ng archery. So kami naman ay yes, nag-enjoy lang kami dito habang kami ay nanonood sa kanila. Okay. Baka maano mo naman yun si kuya. Go, Angel! Sapu! Daddy, hi ka naman. Yan ang aking father. At yan ang aking sister. At yan ang aking mga pamangkin at dalawang anak. Go, bunso! Oh, see, di ba? Meron
Hindi, magano magbibilyar. Parang ano ka ba nun? Oo, oh, master of the... Si Papa. Di ba pa, ano? Marunong ka magbibilyarda na. Oh, si Lolo daw magtuturo sa mga apo. So, naka-mute lang to, guys. Nag-ano na lang ako, nag-voiceover ako kasi may pa-music dito. So, ngayon, ang lolo ang nagtuturo sa kanyang mga apo kung paano mag-play ng billiard. So, yan guys, nakikita nyo. So, siya ang nagtuturo ngayon. So, kahit pa paano ay nag-enjoy din yung father ko, kabanding niya yung kanyang mga apo. So, sa katunayan guys, first time nilang magbanding, maglololo. Kasi ngayon din lang naman nakapagbakasyon itong dalawa kong anak. Simula nang sila ay maliliit pa kasi sila nang nakauwi dito sa Naga. So, ngayon lang sila nagbanding, magpipinsan kung kailan malalaki na, at pati na rin ang aking father. So, kaya yung father ko talagang napakatsaga. Talagang tinuruan niya ang kanyang mga apo kung paano mag-play ng billiard. So, nag-enjoy ang father ko, nag-enjoy din ang aking dalawang anak, pati yung mga pamangkin ko. Pati ang mister ko guys, pero marunong ang mister ko mag-play ng billiard. And ako guys ay kahit papaano nakachamba sa unang pag-try ko ng pag-play ko nitong billiard. So, yan guys, nakikita nyo. Yan, so... Chamba lang yan. A few moments later. So dahil medyo late na guys, mag-11 na. So ngayon, bumagsak kami dito sa McDo dahil gutom at pagod. So dito nagkayayaan sa McDo para mag-snacks. A few moments later. Hey everyone, so happy Sunday. 7:30 na kalis na bus namin pa Manila. So yan. So update nga pala ko guys sa pamasahe. Kasi iba-iba yung presyo. Iba-iba yung rate ng pamasahe ng bawat bus. Kasi yung pauwi namin dito, filtran ko yung nasakyan namin, regular fare aircon, 850. Ngayon, 750. Pero aircon din siya. Ano bang kapo nito? Anong bus to? So, first time namin makasakay dito kasi ang filtran ko is a Rogue Pinafrancia. So, yun yung malimit kong nasasakyan before. Pero ngayon, first time ko makasakay dito sa bus na ang rate lang nito ay 750. Tapos, pag estudyante, may discount 100. Kaya 650 lang. May binayaran namin ngayon sa pamasahe sa bus ay 2008. Update guys, 5:30 nandito na kami sa Turbina at dito na kami kumain sa McDo. Few moments later. So guys, nandito na kami sa bahay. So dumating kami dito ng pasado alas 8 na ng gabi ngayong gabi. And thank you nga pala sa aking kapatid and syempre kay Lord dahil nag-enjoy naman kami sa kunting oras, kunting panahon na in-stay namin sa Naga. And thank you sa aking kapatid kasi talagang inasikaso niya naman yung aking dalawang anak. Nag-enjoy yung dalawang anak ko sa pagbakasyon sa bahay niya. So thank you sa aking dalawang pamangkin na talagang inasikaso nila yung aking dalawang anak na talagang ma-enjoy nila yung bakasyon nila sa kanilang bahay. So, thank you Buholz family and syempre sa aking father dahil kahit po paano nakapag-banding kami ng aking father and sa aking sister. So, thank you Lord dahil safe yung naging biyahe namin. Nakauwi kami dito sa bahay ng safe. And ito guys, may share ako sa inyo. So, before ko i-end itong aking vlog, so mag-share lang ako sa inyo. Ito ay kunting advice lang. Lalo na dun sa mga magta-travel, mag-day trip or night trip. Lalo na dun sa aking mga kababayan na mga taga Bicol, uwi kayo ng Bicol or saan pa man. So, mag-update lang ako ng presyo guys. So, talagang nagulat lang ako sa presyo kasi ako guys ay may tindahan ako. So, talagang siguro ay normal sa akin bilang isang sari-sari store owner na talagang magugulat ako sa presyohan ng canteen. So, update ko lang kayo guys. Kanina,
Ang presyo ng mineral nila guys, yung 500 ml, ang presyo ko dito ay 15 pesos. Sa canteen guys ay 30 pesos. So, doble. 50% yung ano, tinoble. Then, yung ano, kasi kanina, ang binili ko lang guys ay apat na libisco. Tapos dalawang chichirya na piwi, yung sumunod sa small guys, ang binayaran ko ay 115. So, yun lang guys, 115. So, ito ay idea lang guys. And hindi ko naman inano yung ano, yung canteen. Kasi syempre, kanya-kanya kasing presyo naman yan. Pero para magkaroon lang kayo ng idea at makatipid kayo. So, lalo na pag kayo ay maraming ano, marami kayong magkakasama, isang pamilya kayo. So ina-advise ko na hangga't maaari kung kaya niyo din lang naman at kumbaga budgeted din lang yung allowance niyo, yung pocket money niyo. So ito ay sinishare ko sa inyo, medyo pricey yung mga bilihin sa canteen. So mapaulaman 'yan or sa mga chichirya crackers tubig. So medyo pricey kasi last time yung ulam na nabili ko guys, small serving lang guys yun ha, talagang pupunte. Binayaran ko ay 135. Parang ang binayaran ko ay 150 kasama na yung rice. Isang cup lang na rice yun. Kasi may baon na akong tubig. Buti na lang may baon na akong tubig nung time na yun. Kaya hindi ko na nabili yung tubig. So, 150 yung lunch ko lang guys. Kaya hindi na kami kumain kanina kasi nga medyo pricey. Tapos late na rin. So, yun lang guys. Talagang medyo pricey kaya in-advise ko sa inyo kung talagang ano lang talaga budgeted yung pocket money nyo sa pag-travel nyo. So, magbaon na lang kayo para hindi kayo magastusan ng malaki sa pagkain lang. So, yun lang guys. And thank you nga pala sa mga YTA Family Group. So, YTA Family Group, thank you sa inyo guys. So, walang sawang suporta na ibibigay niyo sa aking channel, lalo na sa mga premiere ko. So, nandun kayo lagi. And sa mga silent viewers ko, sa mga new subscribers ng aking channel, sa mga subscribers ko. And syempre, sa nakakapanood talaga, regular naging ano ko na dito sa aking channel. So, thank you sa inyo talaga. So, thank you. Yun lang guys. More power, God bless us always. And I love you all.